Hello guys, good morning. This is Coach Saulo Salazar. I'm just sharing simple tips or tutorials sa mga beginners na gusto pa lang mag-start sa business na gagawin nila. Tuturo ko dito or magbibigay ako ng tips kung paano ang gagawin mo or pwede nyo gawin upon starting. So, ang topic natin yan ng una ay ang profile. So, sa profile natin is dapat is nakalagay dyan is public. Naka-public talaga siya kasi yung mga audience na titingin sa Facebook mo is mag-o-observe yan. Titingnan yung Facebook mo kung ikaw ba talaga yan. Ikaw ba talaga yung nagpo-promote or gumagawa ng business na pinopost mo. At titingnan din yung bio mo or credential mo as a Facebook kung kailan ka sumali. Kailan mo ginawa yung Facebook account mo. Kasi marami talagang ganun na mga tao na tinitignan muna yung Facebook account natin. So, much better nakalagay na public yung ano natin Facebook account. Next nga, public. So, means public ang nakalagay dyan. Ibig sabihin, makikita yung daily posting mo or daily activity na ginagawa mo sa Facebook mo. Like, namamasyal ka ba? Kumakain? O ano ba yung pinupost mo dyan sa FB profile mo? Big factor din yan kapag nag-start tayo sa business or ano ba yung niche mo na ginagawa or sinisimulan. Isa yun sa tinitingnan ng mga tao para makakreate kayo ng rapport, makakreate ka ng trust or engagement sa kanila kung ano ba yung ginagawa mo na niche or business. Okay. Next is FB friends. So, ito kailangan din talaga to sa niche or business na ginagawa mo. Dahil sila yung magiging audience mo or fans mo or taga-subaybay. So, dapat yung Facebook friends mo is maximum kasi ng Facebook friends sa Facebook is only 5,000 lang. So, the more na maraming friends or maximum na 5,000, the more na maraming makakita sa niche or business na ginagawa mo. So, from time to time, kung daily ka nagpo-posting, or 3 times a day ka nagpo-posting dyan sa FB wall mo, makikita nila yan. O ma-observe nila kung ano yung daily na ginagawa mo. And then, sometimes yung iba, ginagawa niyan is kapag nagustuhan ka or na-curious sila at nagugustuhan yung ginagawa mo, sometimes i-click nila yan na ipa-follow ka. So, like me, sana i-follow nyo rin ako. Just follow lang. Okay?
And next is FB page or fan page. Ito kasi kasama rin ito sa kapag may niche ka or business na ginagawa. Kumbaga tinatawag itong business profile din, business account, fan page, FB page, whatever. So din mo rin na pwede ilagay yung mga nangyayari sa buhay mo or nangyayari sa niche or sa business mo. Sa FB page naman is walang limit doon ang friends or followers mo or nag-like. Mostly na pag nagustuhan nila or sino bang nag-share ng FB page mo, yung iba nag-like, yung iba pinapalo ka. So, kaya minsan, kung napapansin mo kung may ilalagay ka doon na niche mo or sometimes or results or interesting topic, nag-like sila, pag nagustuhan nila yon is, gagawin nila is ipapalo nila yung page mo. Ganun yun siya ang... Yung FB page naman din kasi is madali gawin at napakarami ng tutorial. Ako rin, may tutorial din akong ginawa yun. Very simple lang para sa mga nag-start pa lang. At sa gusto pa lang magsimula ng niche nila or business na gagawin. Okay? Punta tayo sa last topic. Ito. Join group. Maraming group sa Facebook. Merong sa Facebook is dalawang klase. Is merong private at public. Meron dyan mga public groups na online business. Meron ding private. Join group na private. Means kung private, kung magja-join ka, sometimes yung admin may ginagawa yan na asking question bago kanila i-add or i-approve. Sa public group naman is anyone can approve. Kung gusto ko nang join ka sa public group na yun, online business group, any of them na nandun sa group na yun, pwede mag-approve. So, ito, kailangan mo rin ito kung may business ka or niche or ano ba yung pinopromote mo. Pwede mong gawin yan. Join group, but hinahinay lang din kasi si FB medyo stick din yan. Siguro, for now, ang idea ko na pwede ka mag-join in one day, 30 FB groups, but hindi yung mabilis na join ka ng join. Pwede lagyan mo ng interval, about 10 minutes ba? Or pinakasip, daily, pwede kang mag-join group ng 10 groups. O halimbawa, 10 groups sa umaga, 10 groups sa tanghali, and then sa gabi, pwede kang mag-join ng 10 groups ulit. So, 30 FB groups o online business group na pwede mong salihan para hindi ka ma-ban or ma-restrict ni FB kasi si FB ngayon matalino na rin eh. Nadidetect niya yan kung sino yung redundant at mabilis sa Facebook. Kasi minsan na na-abuse yung standard ng Facebook community. So, yun lang for the day. At this time, hope may natutunan kayo sa simpleng tips nito at tutorial sa kapag mag-start kayo ng anumang niche nyo o anumang business na pinapromote nyo. Okay, that's alright. Again, this is Coach Saulo Salazar. Nag-iwan sa inyo ng isang kasabihang success is never final, but failure is never fatal. Okay, that's it. Thank you.